Si Ma'am Maya Lynn Corpin, andito para minang tulong na makuha yung kanyang anak mula po sa kanyang kaibigan na iniwan niya ng 5 buwan pa lang. Eh, ba't niyo po iniwan sa kanya? Kasi nga po, yung sinundan po niya, kasi dalawa pong magkapatid, nagkaroon po ng tumor sa bituka. Ang sabi ko po sa kanila, magsusuporta po kami. Pinupunta-punta naman po namin. Ngayon, sir, kinukuha namin nung 3 months. Pinapatubos nila ng 9K. Wala kaming ganung halagang pera, kaya medyo tumagal. Miss Ana Mendoza, mga hapon po. Hello po. Ma'am, yung baby ho ni Ms. Maya Lynn nandiyan sa inyo? Andito po, malusog. Sige po, gusto niya na po makuha. Eh, okay. Kaya lang po kasi yung mga tao na yan, pinagtatawanan po kami sa text. Hindi po totoo yan, Ana. Alam mo kung ano ang totoo, Leia. Iniwanan mo yung anak mo sa amin. Kasi, ang sabi mo, hindi tanggap ng asawa mo kasi ang alam ng asawa mo sa ibang lalaki alam yung mo, anak Ana, mo. Alam mo, Ana, lahat ng yan, sasabihin na ninyo yan. Kasi daw po pinaalagaan lang sa amin, 2 linggo, binabawi nila, ayaw na daw po naming ibigay. Hindi po totoo yun. Pero willing pa rin ho kayong ibalik o ibigay yung baby, Ma'am. Willing po kami, matagal na. Tanungin niyo po sila. Lahat po ng paraan, mabuhay lang ang baby, ginawa namin. Ibalik nila yung ginastos namin. Yun lang po ang hiling namin. Kung gusto niyong ibalik, bakit pabalik-balik na po kami dyan? Ilang balik na po kami. DSWD na lagi kasama namin. Hindi niyo kami pinupuntahan. Nung nakaraang Friday lang, Ana. Ay, pinuntahan namin kayo. Nung nakaraang Friday, kayo pa nag-set ng date. Alas 10 ng umaga. Hindi na anong oras kayo dumating? Alas 4 ng hapon. Ano na binigay? Saan na pinupuntahan nyo? Sa loob ng 4 na buwan, Leia. Paano kami pupunta dyan? Itinatakot nyo kami. Ay, hindi. Ay, kayo ang may pananakot sa amin. Kesyo, ipapadampot nyo kami sa polis. Eh, talaga lang kasi hindi mo na binabalik eh. Napagawan nyo na pa ng red birth certificate kaya yung anak ko. Kaya sabi ko, sana magkaroon ng investigasyon. Ito na pong gagawin natin, Ma'am Ana. Yung pong ginawa nyo pag-aalaga sa kanyang baby, kapuri-puri po yan. Ako po'y opo. Humahanga sa inyo na hindi nyo po kaano-ano yung baby. Inalagaan nyo po, ginastusan nyo po. Opo. Diba, binihisan nyo, binigyan nyo ng maayos na tirahan, pagatas, lahat-lahat na po. At salamat po. Totoo lang, sir. Ang sa amin nga po, kunin nila yung baby, walang problema sa amin. Okay, ang mahirap lang po sa amin, yung iniinsulto pa po nila kami. Ay, ikaw ba sa akin? Hindi, Leia. Magpakaina ka. Iniluwal mo yung anak mo na yan. Sana unang-una, ginampanan mo pagiging magulang mo. Nagsasaka, nagtatanim lang asawa ko. Pero hindi namin obligasyon. Ginanap namin para sa anak niyo mapabuti lang. Pero sana sa mga inang katulad mo, sana hindi ka na nagluluwal ng anak. Ma'am Ana, tama ho lahat ng sinasabi niyo. I agree with you. Pero ma'am, yung batas po, pumapanig pa rin sa kanya. Dumating na po yung araw na kailangan po mapunta na yung bata sa kanya bilang isang ina. Karapatan niya po yun, Ma'am Ana. Naramdaman ko po yung sakit na dinaramdam niyo ngayon. Pero ma'am, merong batas tayo. Hindi ho kayong nanay, siya po ang nanay. Mapupunta pa rin sa kanyang bata. Alam ko po yun, sir. So ma'am, ganito po, wag natin pahirapan pa yung damdamin ninyo, pati damdamin ni Leia. Kukunin po yung baby. Okay, ma'am? Okay po, okay po. Minahal namin dinalagaan anak mo, banda huli kami pa pinasama mo. Alam na mga tao dito kung gano'n namin dinalagaan itong anak mo. Huwag naman pati pangalan namin, sisirain mo pa. Napakawalang kwenta mo naman. Ngayon kung mababalik ko sa iyong anak mo, kasi ikaw ang may karapatan alagaan mo, mahalin mo. Kasi nga magulang ka. Sana umpisa pa lang ginawa mo na hindi dahilan ng pag-ipitan para pabayaan mong anak mo. Dapat umpisa pa lang gumawa ka na ng paraan. Marami kang kamag-anak at ako, ba't sa amin mo ito iniwan? Kiling ko lang, alagaan mo mabuti. Dahil nung nasa amin to, hindi namin ito pinapabayaan. Hinintay mo pa na umabot sa ganito para ano, i-broadcast ang kahiyan mo, kapabayaan mo bilang magulang. Tao kaming kausap, ginago mo kami. Thank you.
nangako naman ako. Hindi ko naman ipagdadamot sa'yo. Hana, nagpapasalamat ako. Kung gusto mo makita, hindi ko naman ipagdadamot sa'yo. Alam ko naman mahal mo. Kwento nyo. Sabi niya, dito na daw sa amin. Mm-hmm. Hindi na daw niya kukunin. Basta payagan ko siya na dalaw-dalawin. Pag pumunta naman dito, may binibigay na pera para sa bata? Wala po. Binibisita niya lang po. Pero po yung pangangailangan ng bata, wala po kami po lahat. Kumpleto ang bata ngayon. May gatas, pagkain. Ayun po. Kumpleto naman. Oh, okay po. Okay naman po siya. Puro gulay. Opo, ayun po yung kailangan ng bata. Mineral, hindi pa kami gumagamit ng ano sa bata. Talaga pong bumibili kami ng mineral. Pag foster parent, ililinaw lang natin, hindi pwedeng irehistro ulit ang bata sa pangalan nyo. Kasi anak pa rin niya yon. Bali, ang ginagawa nyo, tulong sa bata at the same time sa kanya. Pagiging foster parents, nilalicense naman yun ng DSWD region sa national. Kami lang yung mag-a-arrange ng mga requirements, i-re-recommend namin sila for licensing. Adoption is another process naman yun. Ikaw, imo-monitor ka namin. Oras na makuha mo yung bata at ibalik mo ulit sa kanila at malaman-laman lang namin, pwede kang i-charge ng qualified child trafficking.